si Mami Lynn, iyak nang iyak. Halos di na nga nakatulog eh. Kawawa naman si Mami. Sabi niya, masakit lang daw ang ulo niya. Pero sa tingin ko, may iba po siyang pinoproblema. Hindi kaya nalaman niya na tungkol sa bagong baby ni Daddy. Paano niya naman yung malalaman? Hindi ko rin alam eh. Saka, hindi pa naman tayo sigurado, diba? Eh, nandiyan ang mga kontrabida. Umiwas ka sa kanila, ah. Sipin mo, wala lang sila. Ay! Sorry! Natulak ba kita? Eh, kasi naman eh. Ang lapit ng seat mo sa seat ko. Kakain sila ba? Kayaan mo sila. Ano na? May sinasabi ka? Akala ko kasi may reklamo kay. Ay, hindi mo makasama sa inyo mamaya, ah. Kasi mag-shopping kami ni Mami. Para sa bagong baby. You know, new clothes, new toys, new bag, new shoes. Ay, let's go to the canteen. Lilibre ko kayo. Hindi pa eh. Pero sabi niya kanina, i-date niya daw ako mamaya. Kaya siguro doon na lang kami mag-uusap. Ano kayong pag-uusapan niyo? Malamang, tungkol sa bagong baby ni Daddy. Eh, ano nga bang itatawag ko sa bagong baby ni Daddy? Oo nga. Ano kayong tawag mo sa parents na Daddy? Tapos magkaibang mommy, no? Ano nga bang tawag doon? Kapatid sa labas ang tawag doon. Kapatid sa labas? Oo. Kapag may kapatid ka sa nanay o tatay mo sa iba, yun ang tawag nila doon. Parang gulo naman, no, Rachel? Paano yun? Di ba parang ang gulo? Magulo talaga yun. At kung minsan, mas malimit pa yung pagmula ng kaguluhan. Bakit po? Siyempre, kapag may kapatid ka sa labas, ang ibig sabihin nun, may nagawang kasalanan ang isa sa mga magulang mo. Kasalanan? Malaking kasalanan po ba yun? Malaking kasalanan talagang magkaanak sa iba. Oo naman, kung sa akin gagawin yun, humanda siya sa akin. Ano pong gagawin niyo? Aba, siyempre, palalayasan ko siya. Hindi niyo po siya papatawarin? Hindi, no. Niloko niya ako. Magsama sila ng babae niya.